Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, inaalam na ng Philippine National Police ang katotohanan sa ulat ng planong asasinasyon sa presidential candidate na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Leonardo Carlos na nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya kaugnay ng naturang ulat. Anumang impormasyon na makalap ng pulis, sinabi ni Carlos na ibibigay ito sa kinauukulan upang magawan ng aksyon. Sa ibinunyag na kampo ni Marcos, isang post sa TikTok ang di umanong pinagmulan ng assassination plot sa anak ng dating Pangulo. Nauna nang inutos ng Cybercrime Office ng Department of Justice ang investigasyon ukol dito. Nagluluksa ngayon ang Miss Universe Organization sa pagkamatay ni dating Miss USA Chesley Crist. Ang 30-year-old na beauty queen ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali sa New York City Linggo ng umaga. Si Crist ay kinoronahan bilang Miss USA noong 2019 bilang kinatawan ng North Carolina at kinatawan ng USA sa Miss Universe pageant sa kaparehong taon. Huling post nito sa kanyang Instagram account ay isang larawan na may caption na, "May this day bring you rest in peace." Patuloy na makakaapekto sa buong bansa ang La Niña phenomenon. Ayon sa PAGASA, sa susunod na tatlong buwan ay makakaranas ng mga pag-ulan na hindi karaniwang nararanasan o above normal rainfall. Hindi naman kasama dito ang Ilocos Region, Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Occidental Mindoro at ang Palawan. Muli namang mararanasan sa susunod na tatlong araw ang epekto ng Northeast Monsoon o Amihan sa Metro Manila at maging sa Baguio City. Matapos ang tatlong taong pagtatago, arestado ang isang dating commander ng New People's Army sa Agusan del Norte. Kinilala ng Police Regional Office Caraga ang naaresto na si Reynaldo Gaan na nadakip sa Kabadbaran City Police sa Barangay Mahaba. Si Gaan ay dating team leader ng Sandatang Unit Propaganda 21C ng Guerrilla Front 51 ng NPA at may warrant of arrest sa kasong attempted murder mula sa korte sa Butuan City. Nabatid na kasama si Gaan sa pag-ambush at pagtatanim ng bomba sa mga miyembro ng CAFGU noong 2018. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.